Calucor sa Pangasinan, Karutkod o Karukod sa Iloco, Drag Seine sa Ingles. Ito ay isang tradisyonal na paraan sa panghuhuli ng isda na gumagamit ng labat na may palutang sa ibabaw at mapabigat sa ilalim. Ang bawat dulo nito ay nihila upang mapaligiran ng isda. Ang lambat ay nilalatag bago sumikat ang araw sa pamamagitan ng bangka. Ang magkabilang bahagi naman nito ay hihilain hanggang sa maihaw nito kasama ang mga huling isda. Ang ganitong paraan ay higit na ginagamit sa mga dalampasigan o tabing dagat ng Lingen, Pangasinan dahil sa taglay nitong kahabaan ng purong buhangin. Sa ngayon, ginagamit na rin ang paraang ito sa mga palaisdaan. Tara, panoorin natin ang pangkakalukor sa palaisdaan ni Neighbor Kirin. Ayon. Nilatag na yung lambat. Yan, kakalatag lang. Kakaayos ang lambat tapos hihilain mula dito hanggang doon. Yan. Pinahinaan ko na yung flashlight kasi medyo nag-overheat. Mamaya na lang ulit, papalamigin lang natin yung flashlight. Medyo madilim yung video kapag nakaset yung camera ng default ng 180p na 60fps. Yung malapit lang yung nakikita. Pero kapag nag-adjust ako ng ISO, etc., medyo malinaw. Yun nga lang, bumababa yung frames per second. Itong video settings ay naka-pro mode.
Ayan, medyo maliwanag. Diba? Yun nga lang, bumababa yung frames per second. Tapos ngayon, oh, nakikita nyo pa yung mga kuli-kuli shop. Tapos yung nasa kabilang ano, kita pa rin. Oh. Kabilang pilapil, kita yung tao. Yan o. So medyo matagal-tagal pa to, hilahin pa nila yan hanggang doon. Mahaba-haba pa yan. Eto mga kanres, nasa kalagitnaan na sila. Medyo malayo-layo pa to. Ang gitna pa lang eh. Ayan. Nandun yung kabila. Ayan lang ba to? Ayan. Nasa kalagitnaan pa lang sila ng pulisdaan. Wala doon. Hanggang... Ayan. Hanggang doon pa. Napakalayo pa. Nasa kalagitnaan pa lang sila mga kandres. So yun mga kanres, mamaya na lang ulit dahil nasa kalagitnaan din pa lang naman sila, medyo matagal-tagal pa to. Mamaya na lang ulit. Ito po yung pilapil dito mga kanres. Medyo masukal yung daan. Nandito po yung palisdaan. Ayan. Medyo malapit-lapit na rin mga kanres. Bali ngayong gabi ay kinukuha lang nila yung mga malalaking isda katulad ng bangus, tilapia at kung may makuha mang mga hipon at mga talangka. Tapos bukas ay papakat na nila. Ibig sabihin, tatanggalan na lang ng tubig ito gamit ang pump, water pump. Saka nila kukunin lahat ng laman nitong palaisda na yan. Dito na tayo maghintay sa medyo banda dulo. Ah, grabe yung gano. Karag. Banda dito okay, medyo hawan na. Ayun na sila mga kanres. Ayun. Tatalo na yung mga isda dito. Pinapatay muna yung ilaw para hindi magtalunan yung mga isda. Yan. Nagkakantsawan sila. Wala po kayong makita mga kandres. Pasensya na. Kailangan pong patayin yung ilaw eh. Yeah.
Dito na po sila. Yeah, Ma'am Andres. Ito na mga kandres, dito na sila, inihilan na nila ito papunta sa gilid para mahilan na rin pangat. Gabi mo ibaga. Siyag, ya, grabe ko ito ya. Yung mga talaga. Nga pa tanda naman ang tawasang. Tagalog mo kasi. Gira, kung nga nasa tayo, iba ko naman tayo bayan. Alat mo. Killer mo gusto pigo? Puta ka lang kay. Hindi ya ko tapo. Matali mo na ora. Duna pati. Duna.
tao. Basag nila yung manin eh. Tagalay pilo ho. Amin la. Amin la bayang. Ito sa pilo ka. Ang bro libira. Tama na, George. Bigay ako ng ilo. Oh, sige. Namayan ang buhatin niya. Grabe ka. Ay, pinanong. Oh, hipon, hipon. Grabe na. Sige mo dyan, ilalim. Oo. Pagka siya pa. Oo, puro hipon natin. Papakita ko yung hipon dito. Malalaki, oh. Oo. Oo, yung hipon, oh. Oo, marami. Oo. Yan na. Yan, lumuran. Ako tayag naman. Walang iwan po ang tama na yan, eh. Yan, may kamintan. Malalaok pa. Sabat kami siya, ito sabat mo yan ko na, eh. Sabay lang tanong. Sabi ko. Wala. Oh, magkano dito kamera? Rubol, tapo kita ng rubol. Eh, sabay mo tayo tapilo. Kailangan ini. Tumbok ko tambal tanay. Lol. Bubula ni ko. Eh, mga kandres, uyan na. Ano pala, pupunta pa lang dun sa bahay nung may-ari ng mga nahuling isda kipon. Bali, dun magkakaroon ng bigayang isda. Andres, ito po yung binigay kay Obet sa kapatid ko. Yung pang ulam, ika nga. Kapag ikaw ay pumunta sa mga ganon, yan, may binibigay silang isda. Ayan po yung bigay sa kanya po. Ito po yung isda at hipon. Bumili lang ako ng 2 kilo na hipon. Tapos ito yung mga binigay sa akin ni Boss Kireng na mga bangus. Ang daming binigay niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na bangus. Lahat yan, bigay lang sa akin ni Kuya Kurt. Thank you, thank you. Tapos ito yung 2 kilo na hipon. Ah, may ulam na. Kanilang araw.